ang ABS-CBN is the test broadcast. Kaya yung sinasabi nila na meron silang permit, wala po silang permit. Kami po, kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin tayo niyan para tayong batang ginutoran. The only one na nag-upo doon sa franchise na hinain ng ABS-CBN noong 2014 during the 16th Congress. I remember the chairman of the franchise committee that time is Marcelino Chodor. Umaten po kami ng hearing dahil sa bagay na may kinalaman sa alteration ng kanilang franchise. Kaya nung natatandaan ko, 2014 nung napatawag ang 16th Congress, nandun po ako at maraming umatendo na congressmen na member ng franchise committee. Nagsalita ho yung sponsor na natatandaan ko si Congressman Agabaw ng Santiago City. At saka po nagsalita din yung ibang mga congressman na sinusuportahan nila for the immediate approval of the franchise of ABS-CBN. Pero nagsalita po yung chairman na ang sinasabi at this point in time, ladies and gentlemen, ang sabi ni chairman ng Congress ng Franchise Committee, we cannot approve at this point in time the renewal of ABS-CBN because we have a resource speaker, Estrelita Juliano Tamano, the national chairman of the Federation of the Cable TV Association of the Philippines. Kaya sabi niya, we will schedule for another hearing. Subalit naghintay kami, wala nang hearing na naganap hanggang natapos yung 16th Congress. Kaya hindi po na-approve yung application ng ABS-CBN noong 2014-16 Congress. Now, kami din po yung nag-oppose sa kanila. Bakit? Dahil ang ABS-CBN is just a test broadcast. Kaya yung sinasabi nila na meron silang permit, wala po silang permit. Ang permit nila is test broadcast only. Now, yung pay-per-view na sinasabi dun sa kawaranto, hindi po pwede yun because ABS-CBN is for free for all the Filipino people. Free to air po sila, hindi sila pay TV. Ang cable TV ay pay TV. Meron kaming lisensya nun. Sila, wala silang lisensya. Test broadcast lang yung kanila. So yan po ang aming hinaing. Kaya pag tinawag yan sa Congress o kaya sa